isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV. Lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa katapusan ng buwang kasalukuyan, itatanghal sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ang isang dulang musikal na ibinase sa talambuhay ng isa sa pinaka-maimpluensyang Filipino contemporary artists ng ating panahon, na siyang kinikilala bilang pioneer ng installation art sa Pilipinas at isa sa pinakaunang gumamit ng indigenous and organic materials sa pagbuo ng mga likhang sining mula pa noong dekada 70. At sa hapong ito, tunay na mapalad ang Art to Art na makasama sa kalahating oras ng masayang kwentuhan ang Alamat na siyang sentro at paksa ng dulang Balag at Angod. Walang iba kundi ang iconic sculptor, painter at installation artist na si Jun Yi. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik po ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Si Luis Enano Yi Jr. na nakilala sa mundo ng sining bisual bilang Jun Yi ay isinilang noong 12 ng Pebrero 1942 sa Agusan del Norte. Ang kanyang ama ay isang imigranteng Chino, samantalang ang kanyang ina naman ay tubong Surigao. Nagtapos siya bilang scholar ng UP College of Fine Arts, kung saan niya nakilala ang tanyag na iskultor na si National Artist Napoleon Abueva. Agad nakita ni Abueva ang angking talino ni Jun Yi, kung kaya't kinuha niya ito bilang apprentice. Estudyante pa lamang ay umani na ng tagumpay si Jun Yi na tumanggap ng di ilang gantimpala mula sa iba't ibang student art competitions, bukod pa sa mga research grants na ginamit niya upang magsaliksik sa paggamit ng kahoy at metal bilang art materials. Mula dito, nagsimula ang kanyang mayabong at matagumpay na karera bilang iskultor, pintor at pioneering installation artist sa Pilipinas. Isa siya sa pinakaunang gumamit ng mga indigenous at organic materials para sa contemporary art making at siyang nagpasimula ng ASEAN Outdoor Installation Festival. Noong 2017, inilunsad ang Wood Things, ang kanyang artistic biography na isinulat ni Jose Tens Ruiz. Sa loob ng 5 dekada, si Jun Yi ay nakapagtala na ng mahigit 100 exhibits kung saan 45 ang one-man shows. Bukod sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas, nakapagtanghal na siya ng kanyang mga obra sa Japan, Australia, China, Cuba, Singapore, Indonesia, Hong Kong, France, Israel at iba't ibang bansang kasapi ng ASEAN. Itinuturing din siya bilang isa sa pinakapremyadong visual artists ng kanyang henerasyon. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa tinitingalang master sculptor, painter at installation artist na si Jun Yi. Magandang hapon po, Sir Jun Yi, and welcome po to Art to Art. Maraming salamat. At kung pwede, pakitawag na lang ng Jun Yi. Hindi ako sanay na sinasabing sir. Sige po, Jun Yi. Salamat po. I understand, Bisaya po kayo? Yes. So bumati naman po tayo sa mga Bisayan listeners natin. Sa mga kaprobinsya ko, lalo na sa Mindanao, maayong hapon sa inyong tanan. Sana nagustuhan ninyo ang palabas na ito. Okay. So, bago po nating pag-usapan ang iyong napakalawak na impluensya sa larangan ng sining bisual sa Pilipinas, pwede po tayong magbalik-tanaw muna kung kailan po nagsimula ang interest ninyo sa sining. Mula siguro ng sinilang ako kasi my earliest memory kasi ay nagbubuting-ting na talaga ako. Bago nag-kinder, nagro-drawing na po ako. So toddler pa lang kayo? Maybe 3-4 years yes, old? Yes. Okay. Parang masabi na mo na I was born an artist but I have nothing to do with it. Mm-hmm. Hindi ko, basta andun lang siya, hindi ko naman hiningi yun. Mm-hmm. So it's the source of my joy and my problem actually. So, okay. At the same time. Okay. So balita namin kasi bago kayo po naging full-time artist, marami po kayong mga iba't ibang trabaho na pinasukan. Kasama na dito ang maging empleyado sa punerarya. Totoo po ba ito? Totoo po 'yan. Okay. So
Ano po yung dahilan kung bakit marami po kayong iba't-ibang trabaho na pinasukan before deciding na maging full-time artist? Yung papa ko po kasi ayaw niya yung maging artist ako. So, ako naman ayaw na maging negosyante katulad niya kasi my father was Chinese. So, nag-compromise kami, sabi niya, you work for me for 1 year. Pag ayaw mo pa rin magbago yung isip, bahala ka na sa buhay mo. So hindi kita susuportahan. So I work for him sa negosyo niyang isang hotel. So after 10 months hindi ko na kaya, lumayas na lang ako. So nang lumayas ako, doon nagsimula yung problema ko kasi hindi naman ako sanay mag-isa. So lumaki akong maayos naman ang buhay, no? Lumaki akong mayaya. So doon nagsimula yung katakot-takot kong problema at hindi naman ako gumibap. So kasama na po yung pagpasok ko sa punerarya. Yun, actually, yun ang una kong trabaho. Okay. And after that, pumunta po kayo sa UP College of Fine Arts? After that, namatay bigla yung papa ko, kaya umuwi ako sa amin. So tinulungan ko muna yung pamilya namin makabangon kasi alam mo, ang papa ko lang yung haligi ng pamilya namin. So after 3 years, saka pa ako nakapasok sa UP. UP and Diliman. Nung nasa UP Diliman na kayo sa UP College of Fine Arts, naging apprentice po kayo ni National Artist Napoleon Abueva. Yes. My first semester, kinuha niya akong artist apprentice sa studio niya at ginawa niya akong scholar. So I tumira ako sa kanila for 3 years sa UP Diliman. So hindi lang po kayo naging scholar ni National Artist Napoleon Abueva, parang na rin kayong inampon. Yeah, inampon ako. In fact, nung namatay siya, nung nasa CCP yung katawan niya sa Necro, I'm one of the 4 speakers sa pagbigay sa kanya ng necrological speech. No? Kasi tinuring po ako ni Sir Billy, I called him Sir Billy, as parang anak. No, kasi ang mga anak niya during that time, maliliit pa sila, Mulawin, si Amihan. So sabay kaming kumain from breakfast hanggang gabi. But at the same time, I work for him as an apprentice. I see. So ang dami kong natutunan sa kanya, more than what I learned sa college namin. Okay. Can you tell us a little bit of that? What was it like na maging apprentice ni Napoleon Abueva, and what lessons or advice have you received from him na talagang hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa inyong puso? Okay. Ang nakikita ko lang na hirap doon sa pagtrabaho ko sa studio ni Sir Billy kasi ang aga-aga niyang gumising. Ako ay panggabing tao, natutulog ako ng 12 to 1 o'clock. Excuse me. Tapos nagigising ako ng mga 8 o'clock, 9 o'clock. Si Sir Billy, 4 o'clock gising na yon. Tapos gigisingin na kami, oy, trabaho na tayo, sinong magbabayaan niya? That was the only hard part ng buhay ko kay Sir Billy. Otherwise, ang paggagawa ng art, hindi mahirap kasi gusto ko yon. At the same time, ang dami kong natutunan sa kanya. As I've said kanina, mas marami akong natutunan sa kanya kaysa school or sa College of Fine Arts. No, I'm sorry about Fine Arts. So, yun. So, yun lang naman ang... Otherwise, it was a very good experience. Okay. So, kilala po kayo bilang pioneer sa larangan ng installation art. Now, ang installation art ay hindi naman talaga... napaka-popular o napakalaki, lalo na in the local art scene in the 70s, hindi po ba? Pakipaniwanag naman, lalo na sa mga nakikinig, kung ano ang installation art, what is it, and bakit ito ang inyong napiling estilo? Unang-una, medyo may kahirapang i-define ang installation art because it's just like same way you define love or whatever, no? So, hindi katulad ng painting, madaling i-define. Like, painting is an application of color on a surface. So, kahit na make-up yung babae, painting po yun. So, ang drawing din is the same. Drawing is the application of lines on a surface. Ang problema sa installation, which is actually not so old. I think installation is as old as rock and roll, around 70 years old.
So bago ito, no? I-compare sa painting or sculpture na more established or standard art form. So ang installation ay sobrang lawak kasi you can incorporate in your work installation, pwedeng maliit lang katulad ng isang room or katulad ng trabaho ko minsan na umaabot ng isang hektarya ang laki. So ang kagandahan ng installation ay magawa mo lahat ng elemento sa visual art. Ay, hindi lang sa visual art, pwedeng may kasamang music, may kasamang movement, may amoy, you know, may landscaping, may architecture. So it encompasses everything. So yun ang naka-excite sa akin kasi minsan katulad ng painting, limited kasi ang surface ay flat, no? Ang illusion lang ang gagawin mo, ng depth, no? Ang sculpture, ganun din. Sculpture is just a play of form and space. Pero sa installation, there's no limit. Wala ding limit sa materials. So, yun ang nakabighani sa akin noong nasa college ako. I major in sculpture. I have done a lot of sculpture even now. Pero iniwanan ko po ito lahat noong 1970, my first installation, one-man show sa Diliman. Kasi super excited talaga ako. Kahit na ngayon, no, na I've been doing it for decades. Kasi nga walang limit. Yun ang maganda doon. So now to define what this is installation, as I've said kanina, ang hirap, no, ang dami-dami mga installation artists, foreign and local, na iba-iba ang definition nila. But dahil doon, so makikita mo gaano siya kalawak talaga. So pardon me kung I cannot give you the definition kasi there's no universal definition ng installation. Pero ang installation art ay magagawa mo in any space. Yes, yes, yes. You can just fill up any space with objects, with color, with anything. Anything. With yourself. I installed people before. With people, and it becomes a work of art. A work of expression, a work of beauty, a work of, okay, so, so obviously, kayo ay na-impluensya to go into installation art and to influence your art. I understand the first quarter storm really influenced your art? It's different when you say influence because there's nobody that influenced me in my artwork. I am not influenced by Western artists. I was not influenced by local artists. In fact, when I was with Sir Billy, ako lang yung apprentice niya na hindi na-influence ng style niya. My style is so different. So, kung ang tanong ay ang first quarter storm or during the activism years, and at the same time, that was hippie time. So, long hair, with the, you know. Flower power. Flower people, you know. So, naka-influence dahil sa political question nung una. Anong nasa Diliman ako, ang question is, what is Filipino art? So, marami silang mga high-paluting definition, yung mga politically inclined, sinasali nila ang political stand nila, like the Communist Party, sabihin na, ang art dapat serve the people. So, hindi ko po tinanggap yung kasi ang art is mas malawak pa doon. It can serve the people in a certain time, no, kung kailangan sa propaganda. Pero as a whole, hindi pwedeng ganun lang ang function ng art. So, naghanap ako ng paraan kasi ang tanong, anong Filipino art, palagi ko silang sinasagot na ang Filipino art is what you are doing, which is Western. So, Filipino art is Western art. Because the evidence is what you did. Yan ang ginawa mo. Yan ang ebidensya sa ginagawa mo. E Western po yun. So ako, hindi, I was not satisfied. So I look for some other art expression na ma-incorporate ko yung pagka-Pilipino ko. So I called it my own backyard. No? It's in the book. So ginamit ko po ang kultura natin. Hindi ko ginamit yung kultura ng puti or experience ko sa puti or napag-aralan ko sa school. Kung hindi, ginamit ko yung what is ours. So in fact, my first installation, one-man show sa Diliman, 1970, ang tema ko po ay bayanihan. So there was that was the first time na ang mga viewer nag-participate. Nagloto, may kantahan, may kainan. So it's very Filipino.
So hanggang ngayon, ganoon naman ang paniwala ko na kung gusto mong, kung hindi ibig sabihin na third world country, ay hindi ka makagawa ng contemporary art. Mm. Karamihan kasi pag sinabi nilang contemporary art, ano bang popular ngayon sa New York or sa Europe? Mm-hmm. So yun ang ginagaya-gaya ng mga karamihan ng Filipino artists. Mm-hmm. I can't blame them because super lawak ang impluensya ng first world countries. Yes. They control publication, scholarship, presidency, mm-hmm. grants, everything. Mm-hmm. So tayo na third world country, we cannot level up with them. Mm-hmm. No, wala tayong enough money na magbigay ng scholarship, travel grant, residency. Mm-hmm. So ako, hindi ko po tinanggap yan. So yes. I have my own way. Okay. So there's no reason na kung magawa ko, hindi magawa ng iba. Mm-hmm. It's just that the momentum, yung inertia ng influence ng puti, ay masyado ng malakas, masyado ng matagal na taken for granted yan ng mga Pilipino, lalo sa mga artist na ito yung art form, which is not true. Okay. So, totoo po ba na at a certain point in the 1970s, sinunog ninyo lahat ng inyong material possessions? Yeah, that's true. Maybe I was so romantic or foolish. You know, I was young then. Sinunog ko po lahat yung lahat ng gamit ko except for very fundamental like pantalon. Then I have isang tuwalya, may toothbrush or even, and I have a backpack. Yun doon lang, kung saan ako nagpupunta, maybe it was also the influence of the time, the hippie time. But I wanted my life to be more simple, fundamental talaga. So ako nga siguro nga yung pinakaunang fundamentalist or minimalist person. Kasi sinunog ko po yung lahat ng gamit ko at nagka-problema nga din ako kasi pati yung citizenship paper ko, because I was Chinese when I was younger. No? Yeah. Uh-huh. So at 21 years old, I elected to be Filipino. Mm-hmm. So Filipino na ako, but yung citizenship paper ko, nasama ko doon. Nasunog. Yeah, okay. So when I was invited first time sa Indian Triennale, 1979 ata, I cannot travel kasi unang-una, blacklisted ako sa NBI natin, NBI natin kasi aktivista nga ako. Mm-hmm. I was with the Philippine Collegian, mm-hmm. so medyo aktibo ako sa political mga aktibidades. Then I have no proof that I am a Pinoy, you know, so it took a while bago nagawa. So hanggang ngayon, ito lang siguro yung dekorasyon ng katawan ko. Mm-hmm. So I have very simple life. Uh-huh. My wife is quite different. I am not forcing her to be like me. Uh-huh. Hindi naman ako yung nagpropaganda or yung nangungumbinsi ng tao na be like me. Mm-hmm. It's just my choice. Mm-hmm. So my wife have a lot of clothes, ang daming sapatos, ang daming bags, daming jewelry, but it's her life. As long as mababa. Nakikinig siya sa atin ngayon. Yeah, she knows that. She knows that. Accepted din niya yan. So, hindi ko pinupuwersa ang mga tao na be like me. Mm-hmm. So, I'm quite comfortable with myself. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, yun, simple life. Mm-hmm. Okay. So, obviously, to do something like that, no, radically, na sunugin yung lahat ng material possessions, were you like in search of yourself? Were you searching for your identity at that time? Anong nahanap ninyo in your art? I think so. Because that burning of my things is a combination of searching for what is the true meaning of life. Uh-huh. Because during that time, I started environmental art. I'm the one who started environmental art. Mm-hmm. So I believe even without knowing about reduce, reuse, recycle, I do that until now. Mm-hmm. No, my house is 70% recycled material. Mm-hmm. So, pero yun nga, hindi ko naman pinupuwersa yung ibang tao. Mm-hmm. So I found myself in a more comfortable situation, mm-hmm. which is a simplistic life, mm-hmm. More meaningful because I walk my talk, mm-hmm. hindi yung sinasabi mo, recycle, tapos ang dami-dami mo namang arian. So, arian. Mm-hmm. So, I practice what I preach in for myself. Uh-huh. Hanggang ngayon po. Uh-huh. Yeah. Okay. Because yung installation art, parang nagko-combine din kayo ng sari-saring ari-arian. I mean, things. You're combining a lot of things yes, into a space. Yes, no? So parang
I don't know, it's like ironic na wala kayong things tapos you combine things in your art. I don't know. Pero wag po kayong matatawa ha o magagalit. Kasi ang susunod kong tanong is, I'm sure maraming nagtatanong din, may pera po ba sa installation art? Is it something na kumikita? Noong nag-start ako 70s, hanggang maybe 10 years ago, wala pong pera doon. Kaya galit nga po yung mga kaibigan ko kasi I've been winning sculpture competition. I think they said na ako yung pinakamaraming awards sa sculpture. Pero bakit nang nag-one-man show ako, installation ang ginawa ko, my first one-man show. That was the time talaga nag-start ako. There's no money there. Kaya nga karamihan ng gamit ko ay dinadampot ko sa bundok, Makiling, no? They called it indigenous material, which is a misnomer actually because it's not indigenous material, but I called it non-traditional material. Non-traditional material. Kasi hindi naman ginagamit yung basura ng bundok, no? Katulad what I'm doing. I do that because I don't have the money. May gusto akong bibiling materials, wala naman akong pera. So it should not limit any artist kung wala siyang pera para gumawa ng art. So yun ang ginawa ko. So mula noon, hirap na hirap ako kasi wala talagang pera doon. Kaya pag wala na kaming pera, gagawa ako ng functional art, isang piraso, madaling ibenta kaysa sculpture or painting. Pero you'll be surprised. Ang dami-dami, everybody's doing installation now. Not only in this country, buong Southeast Asia lahat. Because it's a big money now. Makita mo yung mga lobby ng mga hotel, mga display ng mga store, it's all installation artists na ang hinahire nila. So, hindi katulad nung una. Even now, kahit ako, although I was the first one who made the first commission installation art by Alliance Française, pero maliit lang yon. Ngayon, it's huge. It's a big, big deal na talaga ang installation when we'll talk about income. So wala na pong problema ang mga installation artists. Young artists, they're so good. Okay. Ang daming magaling ngayong installation artists na kumikita. Malaki. And I'm sure you've inspired all of them. I hope so. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang premiadong at tinitingalang visual artist na si Junyi. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines at ng Philippine Women's University School of Music ang Sandaang Kasilag, Celebrating the King. Inaugural concert, August 18, alas 7 ng gabi sa tanghalang Aurelio Tolentino ng CCP. Ito ang unang palabas sa isang taong pagdiriwang ng 100th birth anniversary ni National Artist for Music, Lucrecia R. Kasilag, na kilala bilang Tita King. Si Kasilag ay matagal ng dean ng PWU at pinakamatagal na nagsilbing pangulo ng CCP. Tampok sa inaugural concert ang mga solo at ensemble works ni Kasilag na itatanghal ng mga guro at performing groups ng PWU School of Music. Para sa karagdagang detalye, tumawag kay Luisa Galicia, 521-8421, local 195. Sa sining biswal, inihahandog ng Silver Lens ang solo exhibition ni Alfredo Esquilio bilang bahagi ng kanyang Silver Anniversary Celebration bilang artist. Ito rin ang kauna-unahan niyang exhibit sa Naturang Gallery. Pinamagatang Balik Loob. Ang exhibit ay nagtatampok ng mga obra ni Esquilio na oil on paper. Nagbukas noong August 11, patuloy itong makikita hanggang September 8. Ang Silver Lens ay matatagpuan sa Lapanday Center No. 2263 Don Chino Roses Avenue Extension, Makati City. Para sa kadagdagang detalye, mag-email info@silverlensgalleries.com o tumawag 816-0044. Sa teatro, inihahandog ng Nine Works Theatrical at ng Globe Live ang Eto Na Musical Na Po, na patuloy na magkakaroon ng palabas hanggang August 26 sa Maybank Performing Arts Theater, Bonifacio Global City, Taguig.
Ang musical comedy ay tungkol sa magkakaibigan na sasali sa isang singing at songwriting competition. Sa gitna ng pagsulat ng kanilang awit, kailangan din nilang harapin ang mga personal na problema at isyong politikal kaugnay ng pagdeklara ng martial law. Tampok ang mga awit ng Apo Hiking Society tulad ng Batang Bata Ka Pa, Ewan, Panalangin at Awit ng Barkada. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to art. Kasama pa rin natin ang master sculptor, painter, and installation artist na si Junyi. Okay, Junyi, na tulad ng nasabi natin kanina, merong itatanghal sa katapusan ng buwan sa CCP ang isang musical play na base sa inyong buhay. It's called Ang Balag at Angud. Yes. Okay. So, how did this project come about? And gaano katagal bago na isak katuparan nito? Nag-umpisa ito sa UP Los Baños, where I'm the artist in residence there. My wife is teaching there. Mayroon siyang faculty member ng Humanities Department na paraging nanalo sa Palangka Award, no? Ang mausayang sumulat, si Miss Bukoy. So, kilala po niya ako kasi ako yung founding curator ng the first art gallery ng UOP system na in-establish ko noong 85. So, fascinated siya sa buhay ko. So, nag-research siya ng nag-research, naging kaibigan ng naming mag-asawa. At dahil sa gumagawa nga siya ng mga play na sinasali niya sa Palangka, ginawa niya ako ng play. So, pero wala namang magpa-fund noon. So, mga bata, yung mga estudyante lang ng UP Fine, IUP Los Baños ang gumanap. So, pero screenplay niya yun, siyang sumulat. So, ginanap ito late last year sa UP Los Baños. At ang gumanap nga, puro mga estudyante. It was quite successful, pero tatlong performances lang kasi wala ngang pera. So ngayon, na parang umabot dito sa CCP, nagkaroon ng funding. So gusto nilang gawing ding musical yung buhay ko. Pero ang usapan ay hindi na yung dating script. No? Pinalitan ng ibang angulo, but still based on my life. So, at si Miss Bukoy pa rin po na ang gumawa ng ng screen work ko. Okay. So bakit ang title ay Balag at Angud? Ano bang, saan nanggaling yung title? Ang Balag was my first outdoor installation exhibition one-man show sa UP Diliman, no? So very important 'yon kasi yun yung una kong bungad sa art scene. Ano ba yung ginagawa ni Junyi? Hindi man nila maintindihan, no? Kasi wala nga ibang gumagawa. So ang Angud naman was my work diyan sa harap ng CCP noong Earth Day 2007 ata yun. So isang malaking trabaho yon, more than 1 hectare big. Ang tawag angod because the angod na ginamit doon ay ang mga remnant ng illegal logging dito sa may Quezon. So itong remnant ng illegal logging, ang paraan ng mga illegal loggers, pag naputol na po nila yung kahoy, tinatanggal nila yung mga branches, tapos tinutulisan nila yung isang part ng kahoy at binubutasan nila. Nilalagyan ng tali, pinapahakot sa kalabaw para pababa doon sa pond, no? Pagdating po doon sa baba, pinuputol nila yon at hindi naman nila mabibinta yon at may butas na yon. So, yon ginagawa ng mga taga doon sa Quezon o sa Rial as fireworks kundi charcoal na nabibinta pa rin nila. So, nakita ko po ito nung palagi kasi akong nagpupunta outdoor, like itong Sabado Linggo na sa nakar po ako, surprisingly, ang init-init doon. Nang umalis kayo, may bigla ng mga umulan. So we were lucky. So nakita ko itong mga angod na ginagawa nilang charcoal. So sabi ko na this is a good evidence ng mga illegal logging. Tapos dahil sa environmental din naman ako, inipon ko po ito, nabigyan ako ng grant ng CCP. Binigyan din po ako ng grant ng Metrobank Foundation. So nagawa ko po ito at nakaipon po ako ng more than 10,000 pieces of angod. No? Wow. So ang dami po doon. So
nung nalatag ko na po sa harap ng CCP, ay parang masasabi mong ebidensya ito nung gaano karampan ang pagpuputol illegally ng ating, ng mga puno. Ang totoo po noon, hirap ako nang ginawa ko yon kasi ang gobyerno natatakot na i-expose ko sila. Tapos yung namang mga illegal loggers, akala nila ahinti ako ng gobyerno. Kasi, so, nahirapan po ako doon. Mabuti na lang, tinulungan ako ni late General Reyes, yung dating Secretary ng Environment, o DENR. Tinulungan niya ako, kaya I was trying to explain to them na artist po ako, hindi po ako ahente ng gobyerno. At sa gobyerno naman, hindi ko sinasabi ko na hindi ko ito ginagawa dahil sa i-expose ko kayo kasi ebidensyo na wala kayong ginagawa, ang daming naputol. So naintindihan naman ni Secretary Reyes, so I'm very thankful. I'm sorry wala na po siya ngayon. So nabigyan niya ako ng assistant. Yung mga checkpoints, mayroon na akong checkpoints. Kaya of course, tumulong talaga ng todo ang CCP doon. So nahakot ko lahat yung angod na yon. So, kaya yon ang ginamit na title kasi napaka-importante yung una at yung huling malaki kong trabaho. I see. Pero yung so balag at angod yung title po ng musical. Pero ano naman yung bahagi ng buhay ninyo ng ang pinagtuunan ng pansin dito sa dulang ito, sa kwento? Okay. Anong sa UP Los Baños, ang ginawa nila is straightforward ang buhay ko doon. Pinakita yung paano ako naging empleyado sa isang punerarya. Dito po sa Balag at Angod ay nag-focus po sila sa relationship ko sa akin at yung muse ng sculpture or muse ng art. So merong personification ng isang babae na nag-represent ng muse natin, katulad mo. So nagtumutok sila doon sa struggle ko between the muse and myself kasi nga dahil sa dinaanan kong ang pahirap, so palaging andoon yung muse na tumutulong sa akin, nag-encourage sa akin, or nag-challenge sa akin. So hanggang sa nabuo yung journey ko. And at the same time, to counterpoint that, binigyan nila ng mas malaking papel ang papa ko. Kasi yun yung talagang, actually, mahal naman ako ng tatay ko. Ako nga ang favorite son niya. Ang problema nga lang, hindi niya maisip-isip na maging artist yung anak niya na mamamatay lang sa gutom. So I prepared the second play, the second musical because it goes to the core of my problem or any artist's problem, how to deal with his longing to be an artist, to express himself. So hindi katulad yung sa Los Baños na medyo kinuwento lang paano ako naging artist, paano ako naging embalsamador or whatever. So mas maganda po ito. Okay. Okay. So, ang artistic team sa likod ng proyekto at makasama ninyo sa inyong collaborative process, writer is Layeta Bukoy. Bukoy. Music is Dodgy Fernandez. And the director is Odie Hemora. Yeah, I think you know him. Yes, yeah. I know Odie. Okay. Yeah, Odie. So, saan kayo ano ang role ninyo dito in the artistic team? Are you consultant? Are you wala ako. Kayo yung source. source of all the material. Yeah, source lang. Kasi wala akong official na papel doon. In-invite lang nila ako minsan, pinakilala nila ako sa cast, then mayroong pictorial. Then as far as I'm concerned, hindi ako nakialam kung paano nila gagawin. So hindi kayo nakikialam hindi po? Ako na. Okay. Unless tatanungin nila ako. Okay. Okay. So why did you decide but to retell your story in the form of a musical instead of a straight play? Sa totoo lang, wala akong influensya sa kanila kung anong gagawin nila. Hindi nga ako nakikialam. So it was them who decided na gawing musical. I enjoy musical kasi at least may added a element ng music than just straight play. Okay. I was looking through itong wood things ninyo. I understand this is the first book na pinublish on installation art. In Southeast Asia. Wow. So, kayo pa rin talaga yung nanguna. And it has the story of your life yes. also here. No? Okay.
So, well, looking at all of this, saan nyo nakukuha yung mga konsepto? Or, you know, like, for example, this wood thing. This wood things. Thing, yeah. It looks like caterpillars or higad na nagko-crawl sa wall. And yeah. Yes, and then they're also on the floor. I mean, and like, for example, ito, saan nyo nakuha yung inspirasyon para sa konsepto and all of that? That's quite hard to answer, no? Kasi nang ginawa ko itong wood thing. This is my first indoor installation sa CCP, no? Small uh-huh. gallery. Then the following year, in-invite ako ng Paris Biennial. Pinakita ko rin doon. Uh-huh. Ang problema, just recently, may nagtanong sa akin, Junyi, paano mo ginawa yung wood thing? Uh-huh. Actually, I cannot remember anymore. Uh-huh. To be frank, to be honest, uh-huh. hindi ko na maalala kung paano ko sinimulan sa isipan ko ang wood thing. Mm-hmm. It's just that I really wanted to put up an installation that will create an alien or separate environment from mm-hmm. the outside world. Mm-hmm. Kaya kung papasok ka sa installation work ko sa small gallery, makalimutan mo yung mundo kasi my work is a complete environment. Mm-hmm. So you will be transported to an alien world, mm-hmm. alien environment, mm-hmm. at hindi mo maalaala yung sa labas ng studio or sa gallery. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero sa totoo lang talaga, hindi ko na maalaala kung bakit ko ginawa to kasi mm-hmm. it's not senior moments. I think it's more than that, no? Ah, okay. Na hindi okay. ko na maalala. But uh-huh. Ang connection lang, maybe because during the time niutilize ko talagang lahat ng makita ko sa bundok. Mm-hmm. Kasi ang sa bundok sobrang materialis ko doon. Mm-hmm. At hindi ako gumagamit ng mga buhay na halaman. Mm-hmm. I don't cut any living things. Mm-hmm. So lahat ito refuse or mm-hmm. garbage lang ng bundok. Mm-hmm. So siguro nung nakita ko itong pangtusok, this is from the kapok pad, no? Kapok mm-hmm. or what is kapok? Hindi ko alam kung ano ang kapok. Mm-hmm. So yung may puti sa loob na ginagawang unan, mm-hmm. ito yung kapok, mm-hmm. no? Yeah. So banana, it's only banana stalk and banana leaves na ginawa ko. So maybe that day yun ang nakita kong materials. Mm-hmm. So, mm-hmm. Kaya okay. Ewan ko. I'm really sorry. Yeah. I cannot it's okay, pinpoint. Junyi. Junyi, you are an example of someone na talagang chose to pursue your dream. Mm-hmm. Against the wishes of your father, mm-hmm. against, you know, even through, yun nga, walang pera, mm-hmm. gutom, pagod, hirap. So ano ang maipapayo ninyo sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na yung mga nais maging mga alagad ng sining katulad ninyo? Well, I have an standard advice to all those young artists mm-hmm. na gustong maging pursue sa kanilang career. Mm-hmm. Palagi din akong tinatanong sa ganong tanong. Mm-hmm. Every time na nagle-lecture ako, at the end of the lecture, karamihan ang tanong, Sir, anong may advice mo sa amin? Ganun. Mm-hmm. So I have two advices for them. Mm-hmm. One is, wag na wag niyong isipin na ang art making is hanap buhay. It's mm-hmm. never a hanap buhay. Hindi mm-hmm. po ito hanap buhay. This is a calling. Now, if you are good enough, if you persist at mapansin ka, manalo ka ng awards, mabubuhay ka rin naman. Mm-hmm. Pero kung you start by thinking, ano ba ang uso ngayon, ano bang bibinta, you are a businessman. Mm. You are not an artist. Mm. So never considered art making as hanap buhay. Mm. It is never a hanap buhay. Mm-hmm. My second advice, I only have two. Mm-hmm. My second advice is, huwag kang matakot na gagawin yung gusto mong gawin. Mm-hmm. Kahit hindi maintindihan ang mundo, kahit mm-hmm. magutom ka. Kung mm-hmm. magutom ka, gumawa ka ng something else. Pumasok ka sa funeraria or magturo ka, whatever. Mm-hmm. But never be afraid. Mm-hmm. Kasi kung matakot ka, maging magpunta ka sa ibang landas, mahook ka doon sa landas na yon mm-hmm. na hindi talaga yung gusto mo. So, yun lang talagang dalawa. Mm-hmm. And I hope they are listening. Yes, so, that's yes. my advice. Okay. Maraming salamat, Junyi, sa pagdalo niyo dito sa amin sa Art to Art. And mm-hmm. of course, we wish you all the best sa tagumpay ng Balag at Angud. Kailan nga ito magbubukas? August 31. 31.
At it will run hanggang September 16 sa CCP Tanghalang Aurelio Tolentino. Yes. Ito ay isang production ng Tanghalang Pilipino. Mm-hmm. For tickets, you can go to ticketworld.com.ph, call 891-9999. Maraming salamat. Maraming salamat. Sir Jimmy ulit. Thank you. It's my honor. Thank you so much. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balirina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa Artistang Pilipinas.